ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias at nagpropesiya ng ganito, "Purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel, dahil nilingap niya at tinubos ang kanyang bayan. Mula sa sambahayan ni David na kanyang lingkod, ibinangon niya ang magliligtas sa atin, ayon sa ipinako niya noong una, sa pamamagitan ng mga banal niyang propeta, kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga namumuhi sa atin. Nagpakita siya ng awa sa ating mga ninuno at inalala ang banal niyang tipan. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham na iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway upang walang takot natin siyang mapaglingkuran ng may kabanalan at katarungan sa harap niya sa buong buhay natin. At ikaw naman na munti pang anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Mangunguna ka nga sa Panginoon para ihanda ang kanyang daan. Ituturo mo ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad niya sa kanilang mga sala. Ito ang gagawin ng maawain nating Diyos sa pagpapasikat niya sa atin ng araw na galing sa kaitaasan, upang liwanagan ang mga nananatili sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at akayin ang ating mga yapak sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel dahil nilingap niya at tinubos ang kanyang bayan. Mapapansin natin ang pagkakatulad ng awit na ito ni Zacarias sa awit ni Maria, lalo na sa paksa ng paglingap ng Diyos sa bayang Israel, dala ng kanyang awa at bilang pagtupad na rin sa kanyang pangako sa mga ninuno ng bayan. Malinaw na kay Zacarias, gayon din lalo pa nga kay Maria, na ang mga mahiwagang pangyayari ay hindi nagkataon lamang, kundi bahagi ng masusi at matalinong plano ng Diyos. Higit sa lahat, alam na niya ngayon na bagamat tinugon ng Diyos ang kahilingan nila ni Elizabeth na magkaroon sila ng anak na lalaki, hindi lang iyon para sa kasiyahan at kapakinabangan nilang mag-asawa, kundi para sa buong bayang pinili ni Yahweh. Sa biyaya ng Espiritu, napag-alaman din ni Zacarias na may mahalagang tungkuling gagampanan ang kanyang anak na si Juan bilang tagapaganda ng daan ng Panginoon, na walang iba kundi ang isisilang na anak ni Maria at anak ng Diyos. Pagsasagawa. Anumang pangyayari sa buhay mo ay nasa ilalim ng kapangyarihan, karunungan at pagmamahal ng Diyos. Hilingin mo sa Espiritu Santo na buksan ang iyong puso, isip at mata upang makita mo ng malinaw ang katotohanan ng ito.